Hello mga UcheTV. Meron na naman tayong bagong tutorial. Ang ituturo ko ngayon sa video ito ay kung paano magupit ng semi-flatop. Kung hindi pa kayo nakasubscribe ay mag-subscribe na kayo sa aking channel at hit nyo na rin ang notification bell para mas updated kayo sa mga bago kong tutorial. So guys, tapusin nyo yung video ito para magkaroon kayo ng kaalaman o idea sa aking ginupitan na semi-flatop. Tara guys, tingnan natin ang tutorial na ito. Umpisa na natin ang ating gupit. Sa unang bahagi ay gumamit ako ng 1.5 na bala ng clipper. At gugupitan natin ang gilid ng kanyang buhok. Siya nga pala mga guys, ang papakita ko sa inyo ay gilid lamang ng aking ginupitan dahil papakita ko na lang ang kabuuan nito pag natapos na. Pero step by step pa rin ang makikita nyo, kumbaga sa gilid ko inupisan hanggang likod hanggang kabilang gilid ay ganun lang ang ginawa kong proseso. Bilang banda ay gagamit na tayo ng balang number 1 na bala ng clipper. Kung kanina sinagad natin ang 1.5, ito naman mga 2 inch lamang ang hagod nito. Gagamit na tayo ng aking trimmer. Alisin natin ang nayong buhok sa bandang baba dahil nag-upisa tayo sa bandang gitna dahil ang balak kong gupit sa kanya ay gagawin kong mid-fade semi-flatop. Gagamit na tayo ng clipper na walang bala dahil may naiwan siyang kanto. Tatanggalin natin ito sa pamamagitan ng aking fade blade. Ginamitan ko na nga pala ng balang 0.5 para linisin ang ginawa nating pagtanggal ng kanto para maging proportion ang ginagawa nating gupit at malinis ang mga sumusobra at magkaroon siya ng transition. Gagamitan nga pala natin siya ng shaver. Kung wala naman kayong shaver, pwede rin naman ang labaha. Yan, sa pinagtanggalan natin kanina, dyan lang tayo hagod. Pinagtanggalan natin ang buhok kanina yung naiwan, dyan lang tayo hagod para mas maging smooth ang kanyang ilalim. Pwede rin naman yung labaha kung wala kayo nito. Ginamitan ko lang nito kasi meron ako nito. We do it.
puntong ito ay i-clipper over comb na natin ang kanyang tuktok. Pantayin natin ang maayos at gumamit tayo ng malapad-lapad na suklay para maganda ang magiging pagpantay natin. Hindi yung suklay na maliit kasi mahirap yon ihagod. At lalo pag makapal ang buhok ng ating gugupitan. Maganda ang malapad na suklay dahil ito ay madaling ihagod at maganda ang pagpantay dahil yung lapad niya ang sukatan. Sa kabilang bahagi, dumako na tayo dito sa gilid. I-clipper over comb rin natin kasi may sobra-sobra yan. Pantayin lang natin ang gilid. Puntong ito ay binasao ko ng hairspray ang kanyang buhok para makita ko at maayos ko ang forma nito. Makita ko ang mga mahabang buhok. I-clipper over comb na rin natin ang bandang likod. Sinama ko na sa video pero hindi ko yan tinanggal talaga dahil bala ko sana siyang i-shadow bikat. Kaso, ginawa ko na lang talaga, pinutput ko na rin ang likod para maging semi-flatop na talaga. Gamitan natin siya ng labaha or straight razor. Nilagyan ko na nga pala siya ng devil's cut or line up sa kanyang harap at dito sa gilid ay ahitan natin ng maayos. Sa paggamit ng labaha ay dahan-dahan lamang kasi kakaibat nito ay pwede natin masugat ang ating customer. Kaya dapat namarahan tayo sa paggamit ito at basahin natin bago tayo mag-ahit para lumambot ang kanyang buhok doon sa bahagi ng ating ahitan. Basahin natin ang buhok at ayusin natin ang pagsuklay para makita natin kung okay na ba kanyang gupit at kung makita natin ang mga mahabang buhok. Yan, inayos ko nga pala dyan para makita ko kung may mahaba o hindi pantay sa kanyang gupit. Mission accomplished.